pagkatapos ko lang i-prep ang aking face, naglagay na ako ng moisturizer and ng primer. And ano ha, ito yung pinaka-dark na color ng BB cream. This is the shade 03 and hanggang 3 lang yung available nilang shade. Hindi ko ma-explain yung color eh, pero ayun, color yung amoy, pero may amoy Divisoria product siya, something ganun. Pero hindi naman masama yung or mabaho yung amoy niya. So that is the first layer ng BB cream. So ito yung meron, ito yung wala. As you can see, no, may mga kagat ako dyan, and then yung iba pimples. Naman yan, try kong i-double layer, kung buildable ba yung product natin. Lalagay ko siya dito. Kung saan meron ako mga blemishes. Medyo natakpan niya, no, but I can still see it, and especially the redness. Kasi hindi naman niya claim na full coverage siya. So, I think it's just light to medium coverage. Anyways, medyo natakpan niya naman yung dark circles ko sa under eyes. Ah, wala pala akong nabiling face powder. So, isa-set na lang siguro natin siya mamaya using a different product. Face. Then, now let's try this highlighter and this, ano ba to? Contouring stick? Basta yun. Ay, parang umaalog-alog siya. Ayan. Tama ba ako? So, ayan, lalagay tayo dyan. So, I'm just gonna use the same sponge and i-blend natin kung gagana ba siya. Medyo natural looking siya, no? And ayan yung difference niya. So, ito yung may contour, ito yung wala. I think yung medyo problem lang is ang light masyado nung stick, yung shade ng stick ng contour sa face ko. Kasi onti lang yung warm up na lang yung face ko ng onti. So, I'll try putting more pa para tignan natin kung mag-work. Downside lang talaga dito, it is yung shade and yung amoy. Okay, let's try to contour the nose and baka gamitin ko na lang yung fingers ko sa pag-blend kasi nawawala agad siya eh. Bilang hindi siya maganda pang contour sa nose kasi hindi mo siya makikita. So this is the other side, which is the highlighting. Person, may pagbabago naman kahit onte. So, I'm just gonna put a setting powder and I'm gonna be back. So, ayan, tapos na ako mag-set ng face and now, gagawin na natin yung brows natin. Pigmented siya in fairness. First glide brows. Mas maganda siguro kung mas manipis kasi para siyang pa-triangle. So first, let's use this one as our base. Ooh, ang pigmented niya. Ooh, ang pigmented niya, guys. Hindi ko ina-expect yun ah. Gamitin natin tong color pink. This one. Actually, good, no? Dalawa pa lang itong ginagamit kong product or yung color. But then, ang ganda niya na. Ang ganda na ng pigment niya. Ang ganda ng payoff ng product. Actually, good for 86 pesos, no? Since ito yung pinakagusto ko, lagay natin to sa middle part. Ooh, kapit na kapit.
Akalain mo bang 86 pesos lang tong palit na to? So, try ulit natin sa kabila. Nagyan. So far, so good. Ito yung pinaka nagustuhan ko. Which is, ito talaga yung pinaka reason ba't ko binili yung, ba't ako bumili ng products dito. So, patungan ko pa ulit ng isang color. Which is the light one. Tapos lagay tayo sa under eyes. For our inner eyes. And try kong gumamitin tong eyeliner. So guys, hindi talaga ako marunong mag-eyeliner. So I'll try my best na mag-line tayo sa eyes for now para magamit natin to. Pigmented siya, yes, but medyo ang hirap ng i-glide. Pag glide mo, medyo hindi pa kumakapit yung product eh. Medyo hindi pa lumalabas yung kulay. So, nakailang swipe ako bago ko nakuha yung pigment na ganyan. And next will be, I guess, yung blush on. Which is the eyeshadow, but try natin siyang blush on. So, i-light, gawin lang natin ng medyo light yung blush on natin since medyo bongga na yung eyeshadow natin. Ganda niya rin sa balat. Sa, pati sa skin color ko. Oh, ang cute! I didn't expect this products to be that good. So, ayan. Excuse me. Let's go to the last product, which is this liquid lipstick. So, this is also pink in the shade 01. Ayan. Let's try. Ang blinding ba? Ang blinding ata siguro ng itsura sa inyo, no? Especially in person, parang nag-glow in the dark yung lips ko. Napaka-watery niya, no? For a liquid lipstick. Medyo watery siya. And I think I won't be using this for an everyday use, everyday makeup, and for this makeup look. But since kasama siya, papakita ko na lang sa inyo yung itsura niya. So, ay itsura niya. Na nakaka-drying siya sa ano, sa lips. And yung, ayan, yung liquid lipstick natin is a combination from Vice Cosmetics and EB Advanced Liquid Lipstick. Highlight. I'm gonna be using this shade. Ito. Or this one. Ayan. Haluin na lang natin. Ooh, ang ganda niya. Ang ganda niya once na na tamaan na siya ng ilong. And sa brow bone. And I think this is our final look na nagawa natin for our Lamela products. For Lamela products, for 7 products, nakakuha tayo ng full face na to. Akalain mo mga 86 pesos yung eyeshadow. Anyways, mag-montage mo na tayo. Let it go, make my body go. Take our bodies higher and higher and higher. We can go until the morning glows. We can go higher. Natin gamitin lahat ng products and napakagaganda ng mga products nila for its price. Especially this one, eyeshadow. Pero, unahin muna natin tong BB cream. So, yung packaging, it's actually fine. But, the product, yung mostly sa kanila is wala silang nakalagay kung ilang months mo siyang pwedeng gamitin upon opening. So, yun lang siguro yung downside. And next is this contouring stick. So, ang light lang din niya sa akin nung contouring stick niya kasi hindi niya masyado na contour yung face ko. And yung amoy, I guess, yun yung medyo ayoko kasi may amoy siya. Alam niyo yung crayons na nabibili? As in yung Crayola. Yung may jumbo, may 16 colors, may 8 colors, ganyan. Ganun yung amoy niya. Tayo. Itong pangkilay, good na may spoolie siya for 29 pesos. And then, siguro yung shape lang niya. Kasi nga, masyadong mataba. Ayan, as you can see. Pa-triangle yung shape niya. So, sana ginawa na lang nilang isang thin na ganun. So, dito, medyo down ako sa Lamela. Siya medyo patchy. And, ang medyo watery nung feeling niya. Single eyeshadow.
actually good, no? It is Moos Mineral Eyeshadow, only you and my eyes, sabi. So, ang ganda niya. Sa tingin ko magagamit ko din siya bilang blush on. And ang ganda niyang ganyan sa school. Since maliit lang siya, napaka-compact. And lastly, itong aking pinaka-favorite sa lahat, which is this makeup eyeshadow. Ito yung pinaka-the best sa akin. This 10 color na eyeshadow. Ang ganda nung payoff ng product niya, nung pigment niya. And it is actually good kung sa tingin ko lang ha, kung magpo-prom kayo, pupunta akong event, I guess it is really worth it for its price. So, I guess ang over this 7 products, 5 over 7, since 7 products siya, so 5 over 7. And all in all, it's actually 7 over 10. So, kung 10 yung highest, 7 over 10. And I highly recommend you guys to check out La Mela products on Shopee. And tignan nyo kung may magugustuhan din kayo. And of course, alam nyo yung mga nire-recommend kong eyeshadow. And you can go ahead and try it for yourself, guys. And kung mahilig naman kayo sa eyeshadow and kailangan nyo din gumamit, then go ahead and i-ship out nyo na yan, place your order dito na sa La Mela products. And you can actually, guys, try out yung iba nilang product, which is yung makeup tools. 356 pesos, meron na tayong 7 products. I think that's all, guys. Sana nagustuhan nyo tong review natin na La Mela products and swatch. And syempre dito sa makeup look natin na nagawa natin out of this product. So, sana nakatulong ako sa inyo. Nakadagdag ako ng knowledge about makeup products. So, if you guys want this kind of video, so go ahead and like this. And also comment down below kung ano man gusto niyong sabihin about this video or you have any suggestion. Don't forget to subscribe and click niyo na rin yung bell notification for you to be notified kung may bago kong videos. And for a shoutout, see you on my next one. Stay hydrated, guys! Thanks for watching! Bye!